Sabi po mga kapatid, in Psalms 139 verse 14 to 16, follow up sa ating pong binasang teksto kanina mula sa Isaiah, sinabi rito, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul know very well. Na alam po ng ating mga kaluluwa, alam po natin at nararamdaman natin na tunay na tayo'y nilikha ng Panginoon at ang kanyang pamamaraan ay dakila. Palakpakan natin siya muli, mga kapatid. Is God marvelous? Ang pamamaraan ba ng Diyos ay walang katulad? We are created in the image of God. Isa po, mga kapatid, sa napakagandang ginawa ng Diyos sa tao ay ninikha niya ang tao sa kanyang sariling buwangis, sa kanyang sariling larawan. Kaya mga kapatid, when you see a person, you see the creation, the masterpiece of God. At dito po mga kapatid, makita natin na ang pamamaraan ng Lord ay dakila at mainam. Sabi nga po sa Mateo 14, 13 hanggang 21, dito po ay ikikwento ko po sa inyo yung nangyari sa himala mga kapatid na ginawa ng Lord. Nung sila po ay nagtungo sa isang lugar, at ang sabi mga kapatid ng mga alagad ng Lord, Panginoon, kailangan pauwiin na natin itong maraming tao na sumusunod sa atin. Kasi kahit isang taon, halos na kita o sahod, ay kukulangin pa para pambili na ipapakain natin sa kanila. Kaya sa oras pa lang nito, Panginoon, ay pwede na natin sila pauwiin. Pero ang lumalabas mga kapatid, dito po na gumawa ng himala ang Panginoon na kung saan pinakain niya po ang libu-libong tao. At ang ginamit niya mga kapatid ay yung kakaunti lang na nilagay sa kanyang kamay ng bata na may bit-bit mga kapatid na limang tinapay at dalawang isda. Dito po natin makita, yet before the miracle happened, Jesus' disciples worried. Alam niyo mga kapatid, maganda pag-usapan natin ang pag-aalala. Kasi kahit nasabihin natin ang Diyos dakila, ang Diyos gagawa niya lahat ng bagay, bakit kaya ang tao nag-aalala pa rin? Tanungin nga natin ating sarili, why do we still worry? When in fact, we know that my soul know it right well, sabi rito, that God is marvelous, na yung pamamaraan mo, mabuti, walang pangit, maganda, mainam. Pero bakit ang tao nag-aalala pa rin? Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kung ating pag-aaralan yung kwento nga na paggawa ng himala ng Panginoon, tatlong bagay lang ang nakita ko rito, na yung pananaw mga kapatid ng alagad kay Kristo, nung sila may problema, out of focus. Kasama na po nila si Jesus doon mga kapatid sa pangyayaring ngayon. Nakasama nila ang Panginoon at sabi nila, sige pauwiin na lang itong mga tao. Samantalang nandoon naman, kasama na nila ang sagot sa kanilang pangangailangan. Pero hindi pa nga talaga sila kumbinsido. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nakasama na sila. Hindi ba nakasama itong mga tao na ito mga kapatid nung kinasal yung mag-asawa sa kasala ng sa Kana? Hindi ba sila nakakita, mga kapatid, ng himala? Bakit sila nag-aalala o nababahala o di kaya nababalisa pa? Their vision is out of focus. They saw but not clearly. Kasama na nila ang Lord pero parang hindi nila mapaniwalaan na itong kasama nila ang siyang mag-solve ng kanilang problema. They can see Christ but not clearly yet. The logistical problem seems so huge. Isang taon mahigit or kulang-kulang na sahod pagsamasamahin para bumili tayo ng pagkain dito kung hindi magkakarayot dito. Napakaraming tao nandito makikinig sa iyo Panginoon, wala man lang tayo mapakain. Kaya mga kapatid, hindi nila nakita ang solusyon, nakita nila ang problema. They forgot the Lord was with them. Alam nyo mga kapatid, pinag-usapan natin dito, hindi lang ordinaryong mga mananampalataya. Mga alagad ito.
Hindi nila napansin na yung solusyon katabi na lang nila. Hindi nila alam yung sasagot sa tanong nila, katabi lang nila, tatanungin lang dapat nila. Kaya lang out of focus nga. Sa tingin nila, gagawa kaya nito? Kaya sila nag-alala. They forgot that the Lord was there and in their midst. Kung pwede lang magsalita si Jesus, don't you realize that you're standing next to God Himself? Kung pwede lang magsalita si Jesus sa kanila, hindi nyo ba alam kung sino ako? Kung anong kaya kong gawin? Pagka ikaw mananampalataya, hindi lang katabi mo ang Lord, nasa iyo ang Panginoon. Dahil kayo sumasampalataya sa Kanya, may relasyon tayo sa Kanya. Pero sa panahon nito, kahit mga alagad, hindi pa nila malinawan kung ano ang problema nila, na parang nahigitan ng problema ang solusyon, samantalang kasama na nila yung solusyon. I tell you, mga kapatid, look at me, my child, I'm right here beside you. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, anak. Kasama mo ako. Naroon siya sa kalagitnaan ng mga alagad. So that's one reason why people worry. Kasama nila ang Lord, pero pag kumilos sila, parang wala ang Lord doon. Pero katabi lang nila. Kasama nga nila eh. Nag-worry. Pangalawa, people worry as a result of forgetfulness. Ito po, mga kapatid, palagi ko maraming aamin dito. The disciples were with Jesus in Cana. Hindi lang naman ito yung unang beses kumawa at gagawa ng himala ang Lord at kaya niya. Kasi nung sila sumama sa katakataka nga eh, pag inanyayahan mo si Jesus, kasama ang kanyang alagad. Kaya kung ikaw ay medyo maliit lang yung budget mo, sasabihin mo, ang dami namang kasama at bit-bit ito si Jesus. Hindi lang siya. Pati alagad niya, kasama niya. Eh, ilan lang yung alagad ba? Kaunti lang ba? Ang dami. O yun, pakakainin yun, paiinumin lahat mga kapatid ng sa handaan. Kasama. So sa makatwid, nung ginawa mga kapatid ng Lord, yung alak o yung tubig maging alak na una niyang himala sa kasalan niya ginawa yan, natunghayan ng mga alagad yun. Alam nila. So nakita na nila ba? Hindi ordinaryo itong sinusunod natin. Gumagawa ng himala. Hallelujah. Hindi lang yun. Pati yung mga bulag, nakakita. Pati patay, binuhay ng Lord. Nakikita ng mga alagad yun. Hindi naman tago eh. Alam, kasi sumusunod sila kay Kristo. At kung anong ginagawa ni Lord, natutunghayan nila. Ngunit ang problema, nung dumating itong bagong problema na, nako, paano, saan tayo kukuha ng pagkain? Bumalik uli na mas nahigitan muli ng problema yung kanilang kasama. Nakalimot sila. At ilan po sa atin, yan po ang sakit. Sabi nga sa Lumang Tipan, sino ba ang nagbibigay sa atin ng biyaya? Who gave you power to acquire wealth, church? Brothers and sisters, sino nagbigay sa iyo ng lakas para kayo makatamasa ng kayamanan, pagpapala, sahod o kita? Hindi ba ang Diyos? Pero samantalang ikaw ay kumita na at naging sagana ka na, bakit minsan at madalas pa nakakalimutan mo kung saan ang galing yun? Kasi naaagaw na po ng material yung attention mo. See? Sakit ng pagkalimot. Spiritual amnesia. Ano ba sakit ko, Pastor? Spiritual amnesia. Kasi hindi ako doktor na magsasabi, anak ko, high blood ka, gito ganyan. Nakalimot ka sa mga ginawang pagpapala na ginawa sa iyo ng Diyos. At mayroon nga akong nakausap, ang sabi niya, gawa ako ng gawa ng kabutihan, bakit ito ang parang inaani ko, pangit? Ay, sandali na lang yan. Kasi ang batas ng Diyos, yun ang totoo. Pag ikay sumunod sa Kanya, gaganapin niya yun. Magtanim ka ng tama, aani ka ng kabutihan pa rin. Magtanim ka ng pangit, aani ka ng pangit. Ganun lang po yun. Pero dito, nakalimot yung mga tao. We forget, mga kapatid, who we are
who God is and what He can do and what He has provided. Yan po ang danger. Kaya pagka ikay nag-aalala na, na parang may Diyos naman pero parang wala, at parang wala pa siyang ginawa sa iyo dati, ay worry talaga. Mag-aalala ka talaga. Eh pastor, sino po hindi mag-aalala? Kita mo ko yung ano, yung resulta ng ano, ng blood chem ko. Ang sama. May problema ako sa puso, sa atay, sa ganito ganyan. Mamaya ko papaliwanag yan na dapat ay hindi tayo dapat mabahala, mabalisa o mag-alala. Dahil doon sa pangatlo na sabi, worry is a result of worldly ambition. Some people worry because they don't have enough. Nag-aalala sila dahil parang kulang. Pero, kataka-taka, nung hindi naman nakulang, nag-aalala pa rin. Napansin nyo? Nung kulang, nag-aalala. Eh, nung nagkaroon na, nag-aalala pa rin. What's the difference? I tell you, mga kapatid, nung nagkaroon naman na, natatakot ka na baka yung kung anong meron ka, nakawin. Kaya, grabe, ang dami CCTV, merong kuryente yung ano, yung bakod, etc. Puro worry. If you're not happy with little money, I tell you, you won't be happy with a lot. Kailangan ang satisfaction mo kay Lord. Hindi sa titulo, hindi sa pera, hindi dun sa lahat ng iyong tinatamasa. Kailangan ang contentment mo kay Lord. You won't be happy with a lot if you're not happy even with little money. Because worry stems from believing that only when I have more will I be truly happy. I can show you a lot. Ang nakikita nyo yung mga artista na kumikita, mga kapatid, from hits in the social media, from earnings, from videos, etc., from music, streaming, live streaming, or what. People showing their skin to earn, and they earn a lot. But why are they empty? Why are they still worrying? Mga kapatid, true joy and satisfaction, however, are only found in the Lord Jesus Christ. Sa Kanya pa rin lang mo matutunghayan ang tunay na satisfaction at kasiyahan, kaligayahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. There is a saying, meron pong kasabihan, He never truly becomes all we need until we realize He's all we have. Pag hindi ka all in sa Kanya, hindi mo mauunawaan na siya lang talaga ang dapat meron ka. Ulitin natin. He never truly becomes all we need until we realize He's all we have. Kasi akala mo, iba yung kailangan mo, kaya hindi mo siya nilalapitan. Pero nung napansin mo, nung natanggap mo si Lord, hindi mo lang talaga nasubukan pa, sapat na siya at higit pa sa pangangailangan mo. Kasi siya yung gumawa ng lahat ng bagay. Pastor, hindi ko pa maintindihan. Yun po sabi ng Biblia Isaiah 55, di ba? Mataas yung kanyang kaalaman yung kanyang karunungan. Yung kanyang thoughts is higher than our thoughts. Kaya paano mo maunawaan kung hindi ka makikinig ng salita niya? Sasabihin mo, hindi, aayusin ko muna problema ko bago ako magsisimba. Akala mo ba yung mga nagsisimba dyan, ayos yung buhay nila, wala silang problema? Kaya nga nag-church kasi marami rin problema. At hindi ka pupunta sa church kasi wala ka ng problema. Hindi. May problema, walang problema, pupunta ka sa church. Kasi doon mo maririnig yung salita ng Diyos para maunawaan mo yung mataas niyang hangarin, layunin, salita. Hindi mo makukuha yan kay ano, kung doon sa pinakikinggan mo radyo. Kay ano ba yun, pangalan nun? Yung mga magagaling magsalita sa radyo. Wala pong may bibigay sa inyo po yan.
Salita ng Diyos yun, meron. Palakpakan po natin siya. Mahina ang palakpak. What we can learn from worry? Kung ang Diyos nga mataas ang kanyang isipan, hindi natin maabot. Paano tayo aabot sa kanya? Ang Diyos, mga kapatid, napakumbaba, naging tao. Ang tawag, Emmanuel, God with us. Hindi po siya nanatiling spirito. Naging tao siya. He walked among men. Pinaramdam niya na sa atin, mga kapatid, kung paano na dapat wag na tayo mag-alala. Be reminded that the best lesson in life aren't necessarily learned on the best days. You don't learn things that matters really in a eat all you can event. Ano pong pinag-usapan pagka pupunta tayo sa eat all you can or yung handaan o pistahan, party? Pinag-usapan nyo ba yung seriousness ng buhay? Hindi. Uy, ang sarap naman ito. Saan ba ito ano, niluto? Malinamnam. Ito lang ba? Parang konti naman. Hindi nagay dito. Masarap. Okay. Tapos, nakakalimut. Sabi nga, amnesia, di ba? Nakakalimutan mo yung mga maintenance mo. Hindi, kasi minsan lang naman, pastor. Kaya, subok. Eh, napapadalas. Hindi mo nakalata. Anong iniisip mo? Malayo sa seriousness ng buhay. Kasi party po. Pero yung leksyon, pagka sumusuong ka sa problema matindi, doon po natin natututunan yung matitinding leksyon. God allows those spiritual bumps in our lives to slow us down. Baka sobra kang bilis sa iyong pamumuhay at sabi ng Lord, kailangan bumagal-bagal ka, anak. Slow down. And it's through His testings that He intervenes at pinapabagal ka sa iyong kilos. It helps us see that we need His help. Pinakikita ng Diyos, anak, hindi mo kaya yan mag-isa. Kailangan mo ako. You need God more than you can ever think. Kailangan natin siya. Kaya merong nangipangyayaring ganito, mga pagsusubok, sakit, nagkaroon ng dagok, nagkaroon ng setback para lang tumingala tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, pinapakita lang niya, it helps us to see that we need His help, but we can do a lot. Actually, you can do a lot. Matalino ka, marunong ka, professional ka, you can do a lot. But you can even accomplish a lot. I can admit that. But we're still utterly dependent upon Him. Aminin natin sa hindi. Kahit marami kang alam, matalino ka, magaling ka, intelihente ka, baka boss ka nga pa eh. Pero you still utterly need the Lord. Here's the thing. We should not worry because the Lord already worried for us. Pastor, pakiulit na. Huwag ka na mag-alala kasi ang Diyos na ang unang nabahala. Huwag natin sabihin nag-alala rin ng Diyos, parang pinapakita mo naman, Pastor, katulad lang ng tao ang Diyos. Hindi po. Unawain po ninyo aking sinasabi. Yung sinasabi ko na concern, nababahala. Hindi nababalisa ang Diyos. Diyos mababalisa. Diyos mag-aalala. Eh, Diyos nga yan. Kung mag-aalala siya, hindi na siya Diyos. Pero nabahala po siya sa kondisyon natin na hindi niya nahinantay mapasama yung tao tsaka siya kikilos. Kundi bago nagkaroon ng problema, kumilos na ang Diyos para sa dulo, maligtas pa rin tayo ng ating Diyos na buhay. Sana naunawaan niyo po aking sinasabi. Let me put this straight. He is concerned the right way, the right time, for the right reasons. Ibig kong sabihin, concern ng Lord? Yes. Hindi siya nag-alala, hindi siya nabaha, hindi siya nabalisa, pero nabahala siya.
Sa paanong paraan? He was worried about sin. That is why he became our Savior and Redeemer. Naisip niya na kailangan natin na tagapagligtas. Nabahala siya na kung di siya kikilos, walang mangyayari sa atin. Kailangan natin ng tagapagligtas. And he worried already in our behalf. Second, he worried about sickness. Sino po may sakit dito? Eh, wag na po kayo tumingin sa malayo. Meron rin pong karamdaman ang pastor ninyo. Hindi ibig sabihin, pastor, perfecto na po. Walang sakit. Hindi na high blood o ano, maganda yung cholesterol count o yung kanyang sugar palaging normal. Di ba halos lahat naman nakakasakit? Kasi of entropy. Wala pong walang bumabata sa atin. Lahat tayo nadadagdagan ng edad. Kaya pagka naawitan ka ng happy birthday, sarap, meron kang cake. Pero nadadagdagan yung edad natin. Patanda ng patanda. Pahina ng pahina. Yung mga ngipin na dati, nakahilera maayos, parang nakakalayo-layo. Bakit kaya ganun? Yung buhok natin na ang dami natin sinusuklay ngayon, parang nababawasan. Tapos yung kakukulay ko lang ah. Puti talaga eh. Wala. Tapos pagka, naku, pag napalapit pa kayo, naku, yung pilik mata ni Pastor, puti rin. Kita mo yan, dati itim lahat yan. Eh, na tumatanda. Tumatanda. So what happened, mga kapatid? People become sick. That's why he is the great physician. Don't worry, my brother. Don't worry, my sister. He's the great physician. Kaya niyang gumawa ng mga imposibleng bagay. Yung imposible na mahirap ng pagalingin, kaya niyang pagalingin. And you know him. He's with you. He's in you. Kaya kahit sabihin ng puso ko medyo ilang porsyento na lang yung lakas, kilala ko ang Diyos. Nasa akin ang Diyos. Why will I worry? Nagpapagaling ang Panginoon. Pag hindi na kaya ng doktor, kayang-kaya ng Panginoon. He's worried about our daily lives. Of course, we're worried about our daily lives. What will happen tomorrow, ganito, ganyan. Ano kaya kung ano? Di ba? Yung ano, Pilipinas, ang tapa ngayon. Oh, kayo ha? Nagte-trespass kayo sa aming dagat ha? Kasi meron siyang kasama. May kasama siyang Japan, may kasama siyang US. Eh pag ano na naman, pagpunta dun sa Scarborough, siya na naman mag-isa. Pupunta na naman yung bully ron. Pero mga kapatid, huwag kayong mag-alala ron. Don't be worried about your daily lives. That's why the Lord becomes the good shepherd. Siya po ang mabuting pastol. Siya po nagpapaalala sa atin. Siya po ang nagbibigay kalakasan ng loob sa atin, pag-asa at direksyon sa ating buhay. He is the great shepherd. Shepherd. The Lord is my what? I shall not want. Wala na akong hahanapin pa. He is the good shepherd. He's worried about your spiritual growth. Gusto niya yung spiritual growth mo lumago ka palagi. Ayaw niya na ikaw ay parang attend lang, ganito ganyan, nothing happening. Gusto niya, mga kapatid, lumago ka sa iyong spiritual. And that's why he is the bread of life. Siya po ang ating tinapay ng buhay. He's worried about the future. And that's why he is the resurrected, eternal, everlasting Lord. Buhay ang ating Panginoon. So if he's worried about the details of my life, what in the world are we worrying about? Bakit ba tayo nag-aalala pa rin? Kung siya na nga yung mabuting pastol, siya na yung tagapagpagaling, siya na yung provider, siya na ang lahat-lahat sa atin, why are still we worrying? You don't have to worry. For allow God to do that for you. Why worry over things you don't control? Ang magagawa mo, manalangin ka sa Panginoon. Because kung ikaw yung nagwo-worry, nauna na nag-worry, Panginoon. Pero iba yung worry na
sa Tagalog, sa ginawa ng Lord, sa ginawa mo. Ikaw nababalisa ka. Natatakot ka, nag-aalala ka. Ang Diyos, nabahala siya. Kailangan kumilos na ako. Bago dumating ang problema, kikilos na ako. At yun ang ginawa niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Buhay ang ating Panginoon. Kailangan mo ng tulog. Pastor, di ako makatulog. Di ba kailangan makatulog tayo? Kunwari, hindi ka makatulog, problema na yun. That's a red flag. Yung ibang di makatulog kasi yung creatinine tumaas na. Oh, kailangan dialysis. What's nice about dialysis, pagka ikaw nag-temporary setback yung iyong kidney, acute lang yun. Mga 4 beses ka dialysis, mukhang babalik uli yung function ng kidney mo. Unlike dun sa talagang damage na yung kidney, ang tawag dun chronic, talagang wala. Dialysis after dialysis every week. See? Dakila ang ating Panginoon. I need sleep, He does not. The Lord does not slumber. The Lord does not sleep. Meron ka bang katabi dyan na tutulog, gisingin mo? Meron ba dyan? Buta ka nang tiyan, tutulog ka. The Lord does not slumber. He does not sleep. Ilagay mo yung worry mo sa Kanya. Siya na bahala. Matulog ka, mahimbing. May problema ka, matulog ka, mahimbing. Kasi kilala mo, Lord. Kasama mo siya. Kailangan ko pag-isipan tong problemang ito. Mabigat. Ito ang gagawin ko. Solusyon sa problema ko. Ang Diyos. Zillion. Not just trillion. Not just billion. Not just millions of ways to solve your one problem. Kasi ang, di ba? Isaiah 55, my ways are not your ways. Yung pamamaraan ng Lord, iba sa pamamaraan natin. Kaya wag natin kayanin, yung di natin kaya. Pero kaya naman ng Diyos, kaya let Him do it for you. A hand clap of praise to the Lord. How marvelous are the ways of the Lord. Hindi tayo yung haharap eh. We have a God to do that for us. All we have to do is have faith to believe and to still do the right words or the right works that the Lord expects us. No worries, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi po, mga kapatid, I have limited resources to meet my needs and obligation. Tama po yan, di ba? Even your credit card. Credit card ko, magkano ba yung credit limit? 1 million, 100K, 50K. Limitado ka pa rin dyan. Limitado. Wallet natin, limitado. Ang Diyos ay unlimited. Ang resources ng Diyos, ayusin ang problema natin lahat. Unlimited. Sabi mo sa katabi mo, only. Kaya nga, huwag na tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Ayos po, mga kapatid. Kasama natin ang Panginoon. Have you ever seen a bird with wrinkles? Ano ba yung wrinkles sa ano, sa Tagalog? Yung kulubot yung balat nung ano, ibon? Wala, di ba? Kahit yung manok, mga kapatid, wala ka naman makita na kulubot yung ano niya eh. Yung kanyang balat eh. Ginamit ng Lord sila na is illustration ng mga nilalang na walang inaalala. Look at the birds in the air. For they neither sow nor reap. Di sila nagtatanim, di sila umaani, hindi sila nagdadala ng kalakal sa kanilang barns. Sabi nga rito, gather into barns. Yet, your heavenly Father feeds them. Inaalagaan ng Lord ng mga ibon sa paligid. Are you not more valuable than them? Palakpak sa Panginoon. Minsan parang ang kilos natin, mas mababa pa tayo kaysa sa ibon eh. Ibon yan mga kapatid, hayo, tayo, nilikha tayo sa wangis ng Lord. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. No worries.
Huwag mag-alala. Yet some worry why they are made this way. Kanina yung ating pinag-usapan, huwag raw tayo mag-alala. Pero yung iba, nag-aalala, bakit mo ako ginawang ganito, Panginoon? Why like this? Di ba magkakilala kayo, gusto niya, siya lalaki, gusto niya maging babae. Yung babae naman, gusto maging lalaki. Nagpa-opera pa. Ngayon, sabi po dun sa internet, kamukha niya yung dating artista, pinagtatawanan siya. Naaawa po ako dun sa tao. Why did you make me like this, Lord? There was a message by Pastor Richard Dennis, and I want you to listen good, mga kapatid. This like a legend. Legend po itong kwentong ito. Gusto kong pakinggan ninyo at meron kayong mapupulot na mensahe dito. Puro P. Pin oak, pine, pear, and pansy. Pastor, ano yung sinasabi mo riyan? Ang pin oak, encina sa Tagalog. Ang pine, which is also spruce, agoho. Yung pear, peras. Sabi nila maraming money. Hindi po. Peras, yung prutas. Nakakain po ito, masarap na prutas to. Eh, yung pansy, ano yun? Pansy is a flower which represent thoughts of lovers. In French, pensée. Na pagka ikaw nagbigay ng pansy na flower sa iyong mahal, ang ibig sabihin nun, maaalala ka ng mahal mo. Mamatindi ito. Grabe, natuto na kayo, no? Anong bibigay mo sa akin, bulaklak? Pansy. Para pag ikaw nagbigay sa akin yan, kahit malayo tayo sa isa't isa, naaalala kita. Padakpakan natin ang ating Panginoon. So, encina, agoho, peras, bulaklak. Okay. Ito po kwento. An ancient legend tells of a king who walked into his garden one day to find almost everything withered and dying. Kapansin-pansin, di ba? Sa panahon natin ngayon, halos ganyan. Halos lahat na wala kasing tubig eh. Nalalantay yung mga tanim. Itong hari na to, nagpunta sa kanyang hardin, halos lahat ng tanim doon puro namamatay na, natutuyot na. Ang sabi ng hari, speaking to the pin oak, kinausap niya yung insina na puno near the gate, he learned that it was sick also of life. Gusto na rin mamatay nung oak, nung insina. Bakit? Bakit gusto mo ikay mamatay na? Kasi hindi ako sing taas nung agoho. A pine tree is evergreen. Nakapunta na kayo sa City of Pines sa Baguio, 'di ba yung puno ro na pine tree? Wala namang doon, puro berde talaga, tawag doon evergreen. At yung kanyang dahon, this kind of tree doesn't lose its leaves. Kaya sabi nung oak, gusto ko na mamatay. Kasi hindi ako katulad nung agoho na mataas, matayod ang tubo. Ah, ganun ba? Hindi ako kasing ganda nung agoho. Kinausap niya naman yung agoho. Nagalit naman si agoho, the pine. The pine was upset for it could not bear delicious fruit like the pear tree. Ayun, iba naman ang problema yung punong agoho. Kinaiingitan siya nung ensina. Pero si agoho, naiingit naman dun sa puno ng peras. Kasi hindi ako nagkakaroon ng bunga na merong prutas na masarap kainin. So matitindi ang problema nitong mga puno na ito, mga kapatid. Anong problema ng pear tree? Meron rin. The pear tree complained that it did not have lovely odor of the pine. Kita nyo, sila nag-iingitan. Sabi nung oak, hindi ako singganda ng pine. Sabi ng pine, hindi siya nakapagbibigay ng prutas na makakain ng tao. Sabi naman ng peras, hindi naman siya singbango ng agoho.
Lahat sila merong problema. Tapos mga kapatid, so it went throughout the entire garden. Yung usapan, umalingaungaw dun sa hardin. Coming to a pansy, ayun, nakita mga kapatid nung hari, o nung hardinero na hari rin, merong napakagandang bulaklak dun. Ito lang yung tanim dun na hindi nagmunguy-nguy. Parang masyadong masaya itong ano na to, nakakaiba. Lahat malungkot, lahat may reklamo, pero itong flower, ang ganda, nakangiti pa yata. However, the king saw its bright face. Kumikinang yung mukha ng bulaklak. Full of cheerfulness. Masaya yung bulaklak. Well, little flower, sabi nung hari, said the monarch, I'm glad to find out that at least one that is happy in this discouraging scene. Meron ako na tunghayan dito. Lahat malungkot, lahat may problema, lahat nag-aalala, pero merong puno, merong tanim. Masaya. Ikaw yan. Pansy, the flower. Your Majesty, sabi nung pansy. Yung pansy flower po yan, bulaklak na maganda. Maliit nga lang. I knew I am of a small account, sabi nung bulaklak. Ako ay hindi naman gaanong kalakihat, maliit nga. But I decided you wanted a pansy when you planted me. Napansin ko, importante ako. Kasi tinanim mo ako eh. Pakinggan nyo ah. Tapos, when you planted me, if you have destined an oak or a pine or a pear, you would have put one in my place. Therefore, I'm determined to be the best flower I can be. God made each of us with certain gifts, skills, and temperament. No two people are alike. Iba-iba tayo, mga kapatid, dito. Nung nilikha tayo ng Panginoon, you are uniquely you. Ikaw lang ang ikaw. Wala kang katulad. Yet each person is part of a human collage, a beautiful puzzle created by God. And you are part of that grand human puzzle. Tayo raw pala ay kasama dun sa magandang larawan na yon, na hindi mabubuo yung larawan kung wala ka ron. Praise God. And you are part of that grand human puzzle that makes up the body of Christ. Now the church becomes complete, mga kapatid, with you in it. Without your special gifts, the puzzle is incomplete. Yung larawan raw, hindi magiging kompleto kung wala ka doon. Kaya yung kasabihan, RCH is incomplete if you are not in it. Narinig niyo ako? CHRCH is incomplete if you are not in it. Ang church, hindi church pag wala po yung you dun. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You, kayo, tayo. In this ancient legend, only the pansy knew the truth. Alam po ng bulaklak yung katotohanan. Kaya yung salita niya napakaganda. I will be the best flower in this place. The monarch landscaped the garden so the oak could be the mighty one. Ang oak, mga kapatid, ay isang puno, mga kapatid, larawan ng kalakasan. Oak tree, matikas. And the pine, a towering pine, na meron siyang amoy na maganda. At yun namang
peras magdudulot ng walang katapusang masasarap na prutas, veritable buffet for the delight of others, and the pansy, a beaming flower. Kumikinang na bulaklak. Church, human tendency, however, takes God's marvelous gifts and ranks them so that some are more valued than others. Nakita nyo? Doon pa lang sa talinghaga, doon sa legend, napatunayan, lahat sila may halaga. Pero minsan sa church, dahil ang tao, iba ang isip niya, mababa kaysa sa isip ng Diyos. Dahil ang isip ng Diyos, singlayo ng langit, no? Ang layo. Kaya, instead na pantay-pantay lahat, nilikha ng Diyos, yung iba sasabihin, ikaw mas importante ka, mas may pinag-aralan ka, ikaw mayamang ka, dito ka umupo. Nagkakaroon siya ng parang paglalagay ng standing na hindi niya ito pinapatas, hindi katulad sa tingin ng Diyos. Sa makatwid, the problem, mga kapatid, in the church, there are spotlight gifts. Ito yung mga gifts na binibigay sa ilang tao na that are obvious and naturally draws a lot of attention. Hindi po lahat ng nasa church nakikita yung ginagawa nila. Some of them are doing it at the back of the stage. Some of them clean the church before we ever enjoy worshiping the Lord, right? And you don't see that because they do it very early. Nililinis nila yan. But they are not that the spotlight gifts. Ang spotlight gifts, diyan yung mga nakikita, yung mga preacher, teacher, yung mga tumutugtog, they are visible. How about the servant gifts? Ito po yung mga tao, mga kapatid, na have gifts of discernment, gift of administration, the gift of hospitality, to name a few. These are the people who help in ministry. Importante rin po sila. And yet parang sinasabi ng tao, spotlight gifts, kasi yun ang nakikita. Hindi. Lahat importante. Lahat mahalaga. Lahat dapat sabay-sabay na naglilingkod sa Diyos. The point is, wherever you find yourself in, be the best description and version of yourself. Narinig niyo ako, mga kapatid? That's my conclusion. Maging pinakamainam kang paglalarawan ng iyong sarili kahit saan ka dalhin ng Panginoon. Kasi kasama na natin ang Diyos. Hindi ka mag-isa. You can never misrepresent yourself kasi kasama mo ang Lord. All you have to do is, you know, be the best description and version of yourself to the world. Hindi, gusto ko maging katulad ni ganito. Gusto ko yung damit ni ganito susuotin ko. Gusto ko ganito yung aking style, yung buhok ko ganito, katulad ng aking nakikita doon sa Korean novela. No. Be the best version of yourself. Kaya ka ginawa ganyan ng Diyos. Because the Lord decided long before, ganyan ang gagawin niya sa iyo. Eh kung di yan, di iba yung mukha dapat, bakit itong mukha ang nakuha natin? Bakit ganyan ka, mahilig ka kumanta? Bakit mahilig kang magtumulong sa iba? Bakit gusto mong gumawa na mabuti? Bakit kahit papano wala namang bayad, volunteer ka ng volunteer? Gusto mo magturo? When you know you have a lot to teach, bakit gusto mo yun? You are made by God that way. Be the best representation. Be the best version of your own self in the Lord.